Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng TP-Link M7450 4G Plus. Ito yung kanyang box. So i-unbox muna natin. Wala siyang laman. So ito yung unit. I-set aside muna natin. Okay, doon sa loob ng box meron tayong license notice. Tapos meron tayong quick installation guide. Okay, meron tayong cable, micro USB yung kanyang cable. Tapos meron tayong SIM card adapter. Ito yung kanyang battery. mAh yung kanyang battery. Tapos wala nang laman doon sa box. So itabi muna natin, i-test natin yung unit. Ito na mismo yung unit. Okay, dun sa picture parang white yung kanyang color, pero nung binuksan natin kulay gray yung kanyang side, tapos kulay black yung kanyang harapan. Tapos ito yung sa likod, meron siyang NTC sticker dun sa ilalim. Tapos ito yung kanyang charging port sa likod na micro USB. Tapos ito yung kanyang power button. Tapos makikita mo dun sa likod meron tayong TP-Link na logo. I-test natin yung battery and then lagyan na rin natin ng SIM card. So meron ako ditong SIM na talk and text para matest natin yung internet speed. Teka, pakita ko muna sa inyo yung box. So dun sa box nakalagay dun yung TP-Link, tapos 4G Plus dun sa taas. Meron tayong 300 Mbps na nakasulat, LTE Advanced Mobile Wi-Fi, tapos yung kanyang model na M7450. Tapos dun sa side nandun yung kanyang features. So kaya niya mag-connect hanggang 32 devices kapag ginamit nyo. Tapos yung battery life nya na 3000 mAh battery up to 15 hours of working. Tapos meron siyang QR code dun sa ilalim, so pwede nyo i-download yung apps para ma-manage nyo mismo yung wifi dun sa apps, dun sa mobile device na gamit ninyo. So i-testing na natin yung unit. Kabit muna natin yung baterya. So ito yung likod niya pag tinanggal natin yung back casing niya. Meron tayong SD card slot doon sa kabilang side.
up to 32 gig yung kaya niyang ma-read. Tapos ito yung kanyang SIM card slot. So buksan natin yung adapter kasi yung SIM card ko dito nano SIM. So mamaya i-speed test natin yung device para makita natin yung speed test result niya. Dali masyadong maluwag yung kanyang adapter para dun sa SIM card na gamit natin. Teka, maghanap lang muna ako ng iba. So nagpalit tayo ng adapter kasi ayaw magkasya nung kasamang adapter doon sa ano. Pero meron namang kasamang sticker kung napapansin nyo dun sa plastic. Kung sakaling maluwag yung adapter nila, pwede nyo idikit para hindi malaglag yung nano SIM. Ito yung kanyang battery, 3000 mAh. I-power on muna natin. I-power on muna natin bago natin ibalik yung takip. Ayan, bago nyo takpan yung battery, ay bago nyo ibalik yung battery cover, kopyahin nyo muna yung password nya. Nakasulat doon sa likod, eto yon. So ayan, nag-on na yung unit. Nagpa-power on and off. Ah, low bat nga. Ayan, low bat pala yung kanyang battery, kaya siya nagpa-power on and off. So kuha muna tayo ng power bank para matest natin. Usually kasi mga ganitong bago, mga factory charge siya mga yan. Pero ibalik muna natin yung takip kasi napicturean ko naman na yung password. Medyo mabigat yung device. Tapos yung finish pala nung kanyang design dito sa gilid tsaka sa likod, matte. So hindi siya masyadong gasgasin. Except doon sa kanyang harapan na parang piano finish yung kanyang texture. Kasi doon sa harap, doon mo makikita yung kanyang display. So parang meron siyang, hindi siya glass, plastic lang. So kabit na muna natin yung charger para matesting natin yung unit. So ayan, nagja-charge na. So subukan natin mag-connect tapos i-test natin yung kanyang speed test. Ayan, ilagay nyo lang dun sa browser yung speed test. So, i-try natin. Tapos, run
speed test. So ayan yung lumabas, 4.91 Mbps download, tapos 27.6 Mbps upload, tapos your internet connection is slow. Okay guys, going back dun sa device, dun sa kanyang display, dun sa taas makikita nyo yung kanyang 4G signal, tapos kung Wi-Fi, kung ilan yung nakakonnect na device, tapos yung kanyang battery indicator, tapos dun sa gitna, doon sa baba makikita mo yung network provider niya. Tapos yung bilog na nakikita nyo, 258 MB. Yan yung kanyang display para makita ninyo kung ilang MB na yung nakoconsume ninyong data. Kung naka-data limit kayo or yung data package na subscription ninyo, minamonitor nyo, mas madali nyo siya makikita doon sa display kasi meron siyang display kung ilan na yung nagamit natin MB. So, every time na bubuksan ninyo yung device tsaka yon off ninyo, makikita nyo yung display dyan kung ilan na yung na-consume yung data. Tapos, gaya nga nung sabi ko kanina, nung binasa ko yung kanyang features, up to 32 Wi-Fi devices yung kaya niya i-connect. So may asterisk pa siya dun sa taas. So hindi pa natin siya na-try pero subukan natin yan sa ibang araw. Lagay na lang natin dun sa comment section or sa description. Tapos yun lang yung mapapakita ko sa inyo today. And I hope nag-enjoy kayo sa unboxing natin. Yung ibang features nito na madi-discover ko, ilalagay ko na lang sa description or sa comment. For now, yun lang muna guys. Thank you sa panonood and see you again next time sa ating unboxing. Bye!